magsimula, ang sinisigaw na lang ng kampo ng BBM ay unity. Siguro, it's high time na lahat po tayo ay tanggapin na po natin ang desisyon ng 31 million na kumoto at majority na sumuporta kay BBM. Kung talagang sa mensahe ko po sa mga nasa kabila o sa mga ayaw kay hindi sumuporta kay BBM, siguro, kung talagang mahal po natin ang bayan natin, hindi naman doon kailangan ng labanan pa natin. Pag nagkaroon ho ng kamali si BBM, ano, pero siyang mali ginawa, doon po natin siya patikusin. Pero sa ngayon, no, sana po suportahan natin ang administrasyon ni BBM at nang sa gayon, maipakita rin naman natin sa ating munting pamamaraan na makatulong tayo sa ikauunlad ng ating bayan. Gerald, good evening, sir. Officer po kayo, sir, ng Bigat. Yes, good evening po. Ako ay one of the members. I'm the vice chairman of Bigat Oplan, National Headquarters. Kailan po yan nag-start, sir? Yung Bigat Oplan actually started last 2020, nung una namin nakausap si BBM, and then nag-propose nga kami to help is dito sa parating na 2022 election. So kami, with my friend Billy, Billy Racho, same biron eh, ONG. So, nung ginagawa namin itong offline namin, we are a group of business people. And then si Billy, for the letter B, Boy, Val, and Billy Jr. Tapos ako naman sa G and si Greg. Meron kami si Abe sa A and A. Si Tennyson, si Tenny sa letter C. So, when we proposed to attorney Lam na kung ano yung pwede namin gawin, nilagyan namin yung title yung aming proposal. So, ayan yung nakalagay. So, nagulat na lang kami when attorney Lam gave us an office sa National Headquarters, nandun na yung pangalan namin. Hindi na namin binago. So, actually, our group naman is not an organization. Parang barkadahan lang to na business people that nagsusuporta kay BBM. Opo. Sir, para sa kalaman ng lahat, sir, ano bang ibig sabihin ng Bigat? Bigat actually is the parang ano ng mga pangalan namin. Billy, Bal, Boy, Billy Jr., tapos Gerald, Greg, Abe, and Tenny. Pero nung as we go along, merong may mga kasama kami dumating, umalis. So, ginawa na lang namin parang ano na lang para, kasi yung iba hindi na namin mailagay eh. Dumating si Jojo, dumating si Dennis. So, pag ginawa namin lahat yung letra, gugulo na. So, sabi ni Sir Billy, yung aming national chairman, gawin na lang natin Billy, Gerald, and team. Kaya naging ganun po. Opo, sir. So, parang, kumbaga, konti lang po kayo ng mga members, sir. Oo, parang ano lang kami, nasa 11 lang kami na core member dito na galing sa iba-ibang businesses. Tapos nung nagsimula na ang campaign period, meron kami mga regional coordinators na sumama na. We wanted to be part of Bigat. So nationwide na actually mga ano namin, mga kasama namin. Pero we are not, kasi sabi ko nga kanina, we are not an organization. Kumbaga, barkadahan lang din. So, hindi kami nagre-recruit ng mga member. Sila yung nag-intentional na gusto na yung sumali dyan. So, sige, di sali. All of those gustong sumuport. Sir, nung campaign period, sir, di ba may mga caravan dito, mga proclamation rally. Kayo po yung isa sa mga organizers po nun, sir? Hindi kami actually parang ang group kasi namin is more on the organizing side. Yung nag set up kasi ng mga rally, ibang groups yan. So kami lang, pag kunyari, just like for example, si Next Gen, sila yung isa sa mga organizers ng mga rally, or yung partido federal, kami naman, yung sa grupo namin, dahil we are on the organizing side, kami naman yung nagtumutulong para magpadala ng mga volunteers. Kinakausap namin yung mga parallel groups sa bawat provinces na punta tayo ron, attend tayo para mapuno, para dumami yung ano.
intelligence. Opo, sir. Sir, question, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Ano po magiging pagkalangay ng bigets sa kapag panalo ni President? Sa ngayon po, hindi naman sa ano po, dahil yung iba kasi, sabi nila, dahil tumulong ka, dapat kumosisyon ka. Kami po sa Bigat, we are business people. Kung ngayon po, ang ginagawa namin, we are back to our private lives. Nire-revive namin yung aming mga business na medyo nakalimutan natin because of the campaign. Ngayon, kung bibigyan naman tayo ng opportunity to help the government, tutulong tayo in our own little way. Makaposition man po kami or hindi, tutulong pa rin kami. Kasi kagaya po ngayon, the Bigat Group is planning mga activities na tapos naggagawa ko kami ng mga projects to help yung mga coordinators na natap namin, na mga nakausap na namin doon na baka pwede namin, kasi mga business na may mga business naman kami, gusto namin i-share sa mga tumulong. Opo, ang galing. Opo. Sir, matanong lang po namin, sa dinami-dami po ng kandidato ng pagka-president, opo, bakit po si Apo BBM po yung napili ng grupo nyo, sir? Opo, na, opo. Personally, ako, ako ay, ang nanay ko ay galing sa Malacanang, ay Apo Marcos Mara. Lumaki ako sa panahon ng martial law. Nakatikim ako ng Nutriban. Subukan ko yung mga libreng binibigay sa eskwelahan. Nasubukan ko yung tahimik na buhay. So nakikita ko na at lumaki ako sa ano sa era ng mga Marcos. So sabi ko, syempre nakita ko maganda, na-compare ko nung nag-college na ako, iba. So kaya kami gusto namin ibalik yung era na maganda, no? Pero yung amin namang kagaya ng aking kasama si Billy Ratio is also an Ilocano from Narvacan, so gusto rin niya na ito talaga, kasi sabi ko nga kami halos kami magkakaedad nung sa Bigat Group, so nasubukan namin halos lahat yung mga magagandang bagay ng panahon ng matandang Marcos, kaya gusto namin yun naman ang maranasan nung aming mga susunod na yung mga anak sa kayong mga future generation. Sir, ano, matanong lang po namin, ano po yung position dati ng mother mo, sir, sa Malacanang? Hindi ko ho masyadong alam kung ano yung talagang position niya. Pero nung nagsisimula pa lang ho si, staff po siya sa Malacanang, naalala ko kasi may mga picture pa siya pag may mga meeting. Mm-hmm. Siya yung nandun, naka-Filipiniana siya sa mga meeting ng mga Marcos. Tapos nung nabuo po yung MMC, Metro Manila Commission, na ano na ngayon yan, MMDA na ngayon. Mm. Naging parte siya doon at naging parte rin siya ng DILG. Opo, ayan. Ayan, sir, finally, panalo po tayo, sir. Ano po yung parang pinaka, hindi nyo malilimutan po nung campaign period po? Ang hindi po natin malilimutan talaga yung pagod. Kailangan, siyempre, pero lahat naman ng hirap, sabi nga natin, lahat ng hirap at sakripisyo ay may kapalit. So, ito na siguro yung kapalit. Hindi man ho tayo ang makakaranas na nito. Hindi na ho kami. Yung mga susunod na. Yung bunga nito, yung susunod na 6 na taon, yung magiging bunga ng paghihirap ni BBM, ang makakatamasa na nito yung mga susunod na generasyon na kagaya ninyo. And siguro lastly, I would like to take this opportunity to take all, number one, lahat ho ng parallel groups na tumulong kay BBM, sumuporta, nagsakripiso at nagmahal. Pangalawa po, sa lahat po ng vloggers at lahat po ng tumulong sa social media business, kayo po ay maraming, kayo po ay isa sa mga pinakamalaking faktor ng pagkapanalo ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa inyo. Mensahe, sir, sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga batikos pa hanggang ngayon hindi pa naka-move on. Ano po yung mensahe mo sa kanila? Simula pa ho nung kampanya ni BBM, bago pa tayo magsimula, ang sinisigaw na ng kampo ng BBM ay unity. Siguro, it's high time na lahat po tayo ay tanggapin na po natin ang desisyon ng 31 million na kumoto at majority na sumuporta kay BBM. Kung talagang, sa mensahe ko po sa mga nasa kabila, sa mga ayaw kay hindi sumuporta kay BBM, siguro, kung talagang mahal po natin ang bayan natin, hindi naman po kailangan ng labanan pa natin. Pag nagkaroon ng kamali si BBM, meron siyang mali ginawa, doon po natin siya
pati Kusev. Pero sa ngayon, no, sana po suportahan natin yung administrasyon ng BBM at pang nang sa gayon, maipakita rin naman natin sa ating munting pamamaraan na makatulong tayo sa ikauunlad ng ating bayan. Maraming salamat, sir. Thank you, Sir Gerald from BGAT. Ayan, thank you po. Good evening, sir.